Nagliliwanag na po ang landas ni Kai Soto tungo sa kanyang NBA dream. May team nang siguradong kukuha sa kanya sa NBA Summer League. Pero nagsalita na po siya. Committed siyang maglaro para sa Gilas, Pilipinas. Huli man daw at magaling, makakahabol din. Kahapon pa po lumabas ang magandang balita tungkol sa kababayan nating si Kai Soto. Although sasali pa rin siya sa Knicks minicamp, ay naniguro na po. Sang-ayon po ito sa report ni Homer Saison sa isang interview nito kay former PBA kumi, Nolly Iyala. Sigurado nang maglalaro si Kai Soto para sa Dallas Mavericks para sa NBA Summer League. Magandang balita po ito para sa ating kababayang si Kai Soto dahil kung inyong ang natatandaan, na-snub si Kai, undrafted siya nung nakaraang NBA rookie draft. Pero marami naman po talagang mga player na hindi man na-draft ay nakasalta pa rin sila later on sa NBA. Katunayan, may mga players po ang Miami Heat na ngayon ay nasa NBA Finals. May mga players sila na hindi rin na-draft. Pero ngayon ay isa sa mga inaasahan ng kanilang team. Matapos nga pong mag-join sa Utah Jazz minicamp pati na sa minicamp ng Dallas Mavericks, ngayon ay heto na. Nagbubunga na po ang pagsisikap ng former young big man ng Ateneo Blue Eaglets. Sang-ayon po kay Ginoong Homer Saison ng ESPN.ph, sa interview sa kanya ni Attorney Nolly Iyala, kinumpirma na raw sa kanya ng isang Mavericks insider na iimbitahan ng mga ito si Kai Soto sa NBA Summer League. Tulad nga po ng nasabi na natin sa isa nating video, malaki po ang interest ngayon ng mga NBA team sa mga big man na tulad ni Kai Soto. Dahil nga po ito kay Denver Nuggets big man Nikola Jokic, kung saan nga po ay talagang nananagasa ito. Nasa kasagsagan ang final series at yamado ang mga ito sa finals laban naman sa Miami Heat. Ang medyo malungkot nga lang na balita po ay lamang nga itong Nuggets sa series. 3-1. Most of the Filipinos are rooting for Miami Heat dahil nga po half Filipino ang kanilang coach na si Eric Spoelstra. Anyway, tungkol po dito kay Soto, hindi pa raw pinoformalize ang imbitasyon ng Dallas Mavericks sa ating kababayan bilang respeto daw sa New York Knicks dahil jujoin nga din po si Kai Soto sa minicamp ng nasabing NBA team at mangyayari ito on July 12, 13, and 14. Isa po itong napakagandang development dahil ibig sabihin lamang nito, nagiging maliwanag na, nagiging maluwang na ang daan ng ating kababayan tungo sa kanyang pangarap. On personal note, sinabi ni Kai Soto na he's more confident now dahil alam niya at nakikita rin ito ng kanyang mga handlers na malaki ang kanyang improvement bilang isang manlalaro. Dahil daw ito sa mga ligang sinalihan niya at ito nga ay ang Australian National League at nitong huli ang Japan B-League. Iyon din ang pahayag ng agent ni Soto na si Tony Ronsoni. Ang dalawang elite skill sets na tinutukan daw nila kay Kai ay ang rebounding at ang passing. Mga katangi ang taglay ni NBA two-time and current MVP na si Nikola Jokic. Magraran po ang NBA Summer League mula July 7 hanggang July 17. At sa duration po ng mga petsang iyan ay nasa kasagsagan naman ang training camp ng ating Gilas Pilipinas. So hindi nga po makaka-join dyan si Kai Soto. Pero sa late August pa naman ang laro ng Gilas laban sa Dominican Republic kaya pwedeng-pwede pang humabol ang 7'3 big man. May mahigit pang isang buwan bago ang unang laro ng Gilas laban sa Dominican Republic. Bukod sa panalo ng Gilas, target din ng SBP na basagin ang crowd record ng FIBA na nagtala ng 32,616 crowd na naitala noong 1994 FIBA World Championship sa Toronto, Canada sa pagitan ng laban ng USA at Russia. Nagwagi noon ang Team USA 137-291. Ang 32,616 record crowd ay tatangkaing basagan ng Pilipinas. At kung makukuha ng Gilas ang suporta ng mga Hinebra fans sa finals kontra sa Bay Area Dragons noong nakaraang Commissioner's Cup, kayang-kayang mahigitan ang record na naitala sa Canada. Pero higit po dyan, ipagdasal po natin si Kai Soto. Bilang Pilipino ay karangalan po nating lahat kung may isang full-blooded Pinoy na makakasalta sa NBA. Yan lang muna ang ating halo-halo updates. Hanggang bukas.
Bago po tayo magpaalam ay i-shout out muna natin ang ilan sa ating mga viewers. Hindi ko po kayo malalahat, pero ang ilan sa inyo ay sina Chikadora Tayo, Sosimo Aala ng Tagaytay City, Noah Tatad, Ruel Merabuena, Jonis Di Asis, Nature Nurtures, yan po si Miss Josie Aventurado, dati ko pong kasama sa pagsusulat ng romance pocketbook. Mariefa Magbuo and George Batong, Efren Mendoza at sa mga taga Laurel, Batangas. Marcelo Trambulo at si Yamuel Ujela. Kahit hindi ko po na-shoutout yung iba, rest assured po na very appreciative po ang inyong suporta. Salamat sa inyong lahat.